Ang tanghali po dyan sa Pilipinas, galing po sa New York, sa Estados Unidos. Ito po ang ating regular presidential press briefing. Balitang IATF muna po tayo. Inaprubahan po ni Presidente Rodrigo Duterte ang travel restrictions sa mga bansa o lugar na nasa ilalim sa red list. Kasama rito ang Azerbaijan, Guadeloupe, Guam, Israel, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, St. Lucia at Switzerland. Lahat ng mga pasahero manggagaling sa binagitong red list countries, 14 na araw bago dumating ng bansa ay bawal makapasok sa Pilipinas effective kahapon, Linggo, September 12, 2021, 12 noon hanggang September 18, 2021, 11:59 p.m. Manila time. Hindi kasama sa baan ng mga bumabalik na Pilipino via government-initiated or non-government repatriation programs at special commercial flights na pinapayagan sa existing IATF resolutions. Kailangan ng RT-PCR testing sa 7th araw kung saan ang day of arrival ay day 1. Kailangan makumpleto ang 10-day facility-based quarantine kahit nagnegatibo pa sa swab test. Kung inyong matatandaan, una kami naglabas ng green list na binuo ng 33 countries, jurisdictions, or territories. Naka-flash sa inyong screen ang mga ito. Ang mga bansang wala sa green at red list ay nasa yellow list. Balikan natin ang yellow, red, and green classifications ay nakabase sa incidence rates at case counts at testing data. Sa red list po, ito ang high risk. Merong incidence rate na mahigit sa 500 sa populasyong mahigit sa 100,000 at COVID-19 case counts na mahigit 500 sa populasyon na less than 100,000. Kapag 50 to 500 ang incidence rate sa populasyon mahigit sa 100,000 at COVID-19 case count na 50 to 500 sa populasyon na less than 100,000, ito po ay nasa moderate risk or yellow list. Kung mas mabababa sa 50 ang incidence rate at case count, ito ay nasa green list. Samantala, naglabas ng pahayag po sa Executive Secretary Salvador Medialdea noong Sabado, September 11, sa nangyaring pagdinig sa Senado. Itong hearing ngayong Lunes, kung hindi ako nagkakamali, ay pang-anim na po. Basahin po natin ang ilang mahalagang bahagi ng kanyang pahayag. We have 26,303 cases today. Ito ay noong Sabado, September 11. A surge has been ongoing for almost several days. And yet, most of our officials supposed to attend to this surge are being required to attend hearings for an alleged grand plunder, which to date, nothing has been shown to prove their case except speculations drawn from bullying of resource persons, most of whom have already been criminally condemned. PRRD stated that we have to bear with this pandemic. It is worldwide, and each country has to address its own concerns. Agree. In our case, however, we have a pandemic, and at the same time, we have a circus in the very house where people are supposed to care for us. I have a suggestion to those conducting the Senate hearings. Just file the necessary cases and leave it to the expert task to investigate them while you do your jobs to legislate or conduct investigation properly in the aid of legislation. By doing so, you can preserve your energy for the coming elections. Usaping bakuna naman po tayo. Nasa 38,746,501 na po ang total vaccines administered ayon sa September 12, 2021 National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang na ito, nasa 21,951,956 ang mga naka-first dose na at 16,794,545 ang mga naka-second dose na. Ibig sabihin po, meron na tayong 28.46 na merong first dose at 21.77% na naka-second dose. So tumaas po ang ating mga daily jobs noong Linggo, 121,231, noong Sabado, 356,363, at noong Biyernes, 540,793. Sa Metro Manila naman po, 14,322,610 naman po ang total vaccines administered. Nasa 8,044,000
452,406 na po ang nakatanggap ng first dose at 5,870,204 naman po ang fully vaccinated as of September 12, 2021. Ibig sabihin po nito, sa NCR, 86.46 po ang ating coverage rate at ang ating mga naka-second dose ay 60.04%. Good job! May pag-aaral ang Centers for Disease Control and Prevention o CDC ng Amerika kung saan pinapakita na ang 10 beses mas mababa ang panganib na maospital o mamatay sa COVID-19 ang fully vaccinated kumpara sa mga hindi fully vaccinated. Libre, ligtas at epektibo ang ating mga bakuna. Lahat ay pumasa sa ating Food and Drug Administration or FDA. Protektahan po natin ating mga sarili at pamilya, mga mahal sa buhay at ating komunidad. Pumunta naman po tayo sa update sa COVID-19. Nasa 21,411 po ang mga bagong kaso ayon sa September 12, 2021 datos ng DOH. Mataas pa rin po ang ating recovery rate na nasa 90.3%. Meron na tayong higit sa 2 milyon or 2,010,271 na mga gumaling. Alam niyo po, itong 2 million neto, no, bagamat sila po ay nagkasakit, ang ibig sabihin, meron na rin po silang mga natural antibodies. Samantalang malungkot naming binabalita na nasa 35,145 ang binawian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila, nasa 1.58% po ang ating fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital. Ha? Sa buong Pilipinas po, 77% ang mga nagagamit na ICU beds at sa Metro Manila po, 78% na ICU beds ang nagagamit. Sa buong Pilipinas, ang isolation beds ay 68% ang ginagamit. Sa Metro Manila po ay 65%. Sa ward beds, 73% po ang ginagamit sa buong Pilipinas, 72% naman po sa Metro Manila. At ang mga ventilators na nagagamit po sa buong Pilipinas ay 57%, 61% naman po ang nagagamit sa Metro Manila. Sa ibang mga bagay, ngayon ang unang araw ng pagbukas ng klase sa pampublikong paaralan. Ang pagbubukas ng klase ng school year 2021 at 2022 ayon sa DepEd, tanda ng ating pagbabayanihan para sa isang ligtas na balik-eskwela para sa ating mag-aaral, guro at iba pang stakeholders sa edukasyon. Sama-sama tayo sa ligtas na balik-eskwela. Nagpapasalamat kami sa natanggap nating suporta ng ating ipaglaban at naging boses ang karaniwang Pilipino sa IATF. Kabilang po rito si Voltaire Caballero, isang entrepreneur na nangutang para magnegosyo noong 2017. May 15 siyang taon at kanyang sinabi, and I quote, 97% recovery, pwede naman siguro maging healthy at mga hospitals na nag-uhod ng mga asymptomatic, pauwi na lang for home quarantine para di mapuno ang hospital. Hirap na hirap na ang tulad ni Voltaire sa hard lockdown. Ulitin ko po, tama na po ang paghihirap sa sambayanan. Tama na po ang pagkakait ng karapatang magkaroon ng hanap buhay. Nasa gitna pa po tayo ng pandemya at kailangan natin matutong mabuhay kasama po ang coronavirus. Sa ibang bagay, narito po tayo ngayon sa New York dahil po magpipili po ng 34 na mga miyembro ng International Law Commission ang mga miyembro ng United Nations. Ano ba po itong International Law Commission? Hindi po ito hukuman. Hindi po ito yung trabaho. No? Ito po yung 34 na mga eksperto sa larangan ng international law. Ano pong mandato nitong International Law Commission? Ito po ay yung tinatawag na codification of customary international law at yung progressive development ng international law. Talaga pong mahirap maintindihan yan kasi kaya nga po importante na ikaw ay maging eksperto sa larangan ng international law. Ang customary law po kasi sa ayaw at gusto ng mga bansa, ito po ay binding on them. No? At yung progressive development naman po, maski hindi pa po siya customary o hindi pa binding, eh dapat ito ay ninanais na maging binding sa lahat ng mga bansa. Kaya po progressive ang tawag dyan. Dalawa po ang ating plataforma, kumbaga. No? Unang-una, kailangan magkaroon po ng isang tratado kung saan kinikilala po ng lahat ng mga bansa yung tinatawag nating vaccine equality. No? Hindi po katanggap-tanggap na
85% ang lahat ng bakuna ay napunta lamang sa mga mayayaman, no? Kinakailangan po magkaroon tayo ng tratado kung saan ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay magko-contribute sa isang pondo on the basis of ability to pay para bumili ng mga bakuna. At ang mga bakunang ito naman ay ibibigay sa mga bansa depending on need. Ang isang pangalawa po nating tratado na sinasabi sa ating plataforma ay isang tratado kung saan kikilalanin ng buong daigdig na yung mga teritoryong mawawala dahil po doon sa pagtaas ng ating karagatan, dahil po sa global warming, dapat po yung teritoryo na lupa na nagbibigay din ng teritoryo sa ating karagatan ay maging conclusive. Hindi na po dapat mabago maski malubog pa yan sa tubig. Bakit po? Kasi kung magbabago po yung ating mga teritoryo, eh sigurado po magkakaroon po yan ng hidwaan sa panig ng iba't ibang mga bansa. Hindi po ito full-time job, itong International Law Commission. Wala po itong sweldo. Mayroon lang po mga pagpupulong na gagawin ng, hindi po ako nagkakamali, ay ilang linggo kada taon. Wala pong sweldo. Now, bagamat ako po'y nominado ng Pilipinas, yung paghalal po sa akin ay sa aking individual na kapasidad bilang eksperto sa international law. Ito po yung subject na tinuro ko na 15 taon sa UP. Ito rin po ang dahilan kung bakit ako yung naging director ng Institute of International Legal Studies sa UP Law Center. At kaya naman po tayong nagkaroon ng nominasyon para dito sa International Law Commission dahil nung kailan lamang po tayo po tumayo ng presidente bilang presidente ng Asian Society of International Law, ang asosasyon ng lahat ng dalubhasa sa Asia. Hahayaan ko na po ang mga estado sa daigdig na magdesisyon kung karapat dapat ba ho ako na mahalal sa ILC, pero ang kwalifikasyon lang po dapat eksperto po sa larangan ng international law. So okay, maraming salamat po at pumunta na po tayo sa ating open forum. Yusef Rocky, go ahead please. Yes, good morning, good afternoon, Secretary Roque. Ang una pong tanong mula kay Laila Salaveria na Inquirer, why is the President spending time and resources digging up dirt in senators when there is much to address regarding the government's COVID response, and he even extended the state of emergency? Unang-una, wala pong hupa ang ating COVID response. Nakikita niyo naman po, pataas ang pataas ang ating mga nababakunahan at sa Metro Manila, no, eh nasa 60% na po tayo ng nabakunahan ng second dose. So wala pong hupa yan. Pero importante naman po na panindigan ng presidente ang gobyerno, no, ang mga taong gobyerno, lalong-lalo na kung sa tingin niya po ay wala naman po mga pagkakasalang nagawa. Kung meron po talagang korupsyon dito, sampahan na lang po natin ang kaso at hayaan natin ang ombudsman na magdesisyon. Dahil kapag mayroong ebidensya, masasampahan naman po yan ng kaso gaya ng mga nangyari doon sa mga ibang tao na meron talagang involvement sa pagdarambong gaya ni Mrs. Napoles. Opo. Ang second question po niya, if he says there is no corruption in the family deals, why doesn't he just let the probe continue since there will be nothing to discover? What is he worried about that he has to attack senators? Rich, ang sinasabi lang ng presidente, yung mga taong dumadalo sa pagpupulong, kasama po dyan ang DOH secretary, kasama po dyan ang vaksina SAR, kasama po dyan ang testing SAR. Yung oras na nauubos sa pagdalo ng mga pagpupulong nito ay oras na dapat na ginugugol sa COVID. So, Trish, kaya nga po natatanggal ang oras at atensyon ng ating mga opisyalis na nakatutok sa COVID ay dahil sa mga pagpupulong na ito, no? Now, mapipigil ba ho yun ang presidente? Hindi po, kasi nga po independiente ang Senado. So hindi rin po tama yung premise ng inyong tanong kung bakit gusto niyang pigilin yan dahil wala po yan sa kontrol ng presidente. Ang pakiusap lang, nasa gitna pa po tayo ng pandemya, hayaan natin, no, yung mga taong talaga namang silang mga nakatutok sa COVID ay magawa ang kanila mga kungkulan. Opo. Secretary Roque, ang question po galing kay Laila Salaveria na Inquirer. Ito po yung ikatlong tanong niya.
What does the palace say about a report that savings from projects that were discontinued because of the pandemic were used to fund infrastructure projects and not COVID response programs? Why did the admin use contingent funds for infrastructure projects that had nothing to do with COVID? Similar question with Ivan Mayrina ng GMA News. Now, unang-una po, no, sa ating batas, ang savings po ay po pwede talagang magastos sa ibang mga kadahilanan provided ito po ay sa kaparehong departamento. No? Ito po yung naging desisyon na ng ating Supreme Court doon sa tinatawag na Disbursement Acceleration Program nung nakalipas na administrasyon. Now, wala po akong personal na nalalaman na mga hindi nagastos na pondo na napunta sa infrastructure na hindi po related sa COVID. Ang alam ko po, marami tayong mga infrastructure gaya ng mga makeshift hospitals, no, na tinatayo para pa nga po maparami yung ating mga bed capacity pagdating po sa mga pasyente ng COVID. So po pwedeng maging infrastructure projects po yan, pero related po sa COVID. Okay. Thank you, Secretary Roque. And susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Go ahead, Mela. Hello, magandang araw po, Secretary Roque. Unahin ko lang po dahil tuwing Monday, alam naman natin ito ang tanong ng marami nating kababayan. May talk to the people po ba si Pangulong Duterte mamaya? Meron po, pero 8:30 po ang simula ng talk to the people mamaya. So hindi ko lang po alam kung kailan mabubroadcast. Opo. And Secretary Roque, dito naman po sa talagang pinag-uusapan pa rin na alert level system sa NCR, I'm sure, yun nga, pinag-uusapan pa rin naman to ng IATF. Pero just to be clear, kasi nitong weekend may mga interviews po ang ilan nating official about this. Itatanong ko lang po kung dito nga ba sa alert level system, ay isa lang na alert level ang idideklara sa buong NCR? At ito nga po bang granular lockdown naman, may mga nagtatanong na kung ito raw ba ay surprise yung magiging implementasyon? Well, una-una po, no, nagpupulong po as we speak ang IATF tungkol po dito. So siguro antayin na lang po natin ang final na desisyon at kung meron naman pong desisyon ay ilalabas natin kaagaran. No? Pero as usual, no, kinukonsulta po talaga ang mga alkalde ng Metro Manila dahil sila naman po magpapatupad itong pilot na ito. At yung magiging desisyon ay base na rin po sa kagustuhan ng ating mga local government units. Opo. And ngayon lang simula na nga ng balik eskwela sa ating basic education schools. May update po kaya, Secretary Roque, dun sa nabanggit natin before na magkakaroon ng pulong si Pangulong Duterte kasama nga ang education sector. Ano po kayang balita sa isinusulong na pilot face-to-face classes sa mga lugar na mababa yung COVID-19 cases? Well, obviously, hindi po napakita sa Talk to the People yan, pero nag-report po si Secretary Briones, si Presidente, at si Presidente naman po ay positive ang kanyang reaction doon sa possibility na magkakaroon po tayo ng pilot study on a very limited basis. Kung hindi po ako nagkakamali, mga 150 schools lang po ang ating pilot doon sa mga lugar po na kakaunti talaga ang kaso ng COVID. Pero antayin po natin ang final decision. Ang masasabi ko lang, positive naman po ang naging reaction ni Presidente provided na limited ang pilot at talaga dun sa mga lugar na mababa po ang bilang ng COVID. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque and Yusek Rafi. Okay. Balik tayo kay Yusek Rafi, please. Yes. Thank you, Secretary Roque. Tanong naman po ni Rosalie Cos ng UNTV. Ay, wait po ha. O, tama. UNTV po, ano ang desisyon ng IATF sa criteria ng alert level sa bagong quarantine strategy sa NCR? Any development daw po sa planong implementasyon ng alert level system? Pinagpaplanuhan po yan as we speak. Opo. Second question po niya, ano ang update sa planong pilot face-to-face classes sa Amerika na mataas ang vaccination rate? 100,000 estudyante ang COVID-19 positive dahil sa in-person learning. Sa atin, wala pa tayong kalahati sa target adult population ang fully vaccinated. Pero ano ang latest directive ng Pangulo sa isyung face-to-face classes? Well, positive po ang reaction niya pero wala pa pong go signal to have it. So kumbaga, naghahanda po tayo sa pilot pero wala pang actual go signal. Opo. Ang tanong naman po mula kay Red Mendoza ng Manila Times, may balak ba kayong kasuhan ang nag-leak ng video at nagpakalat ng email nyo daw di umano na nag-a-apply kayo sa UN? Hindi ba sila liable sa Data Privacy Act at anti-wiretapping law?
sa tingin ko po liable at liable din po for revealing public secrets. Pero hahayaan ko na po yan sa IATF. At yan naman po yung napag-usapan kanina sa IATF. Thank you, Secretary Roque. Susunod po magtatanong via Zoom si Tricia Terada ng CNN Philippines. Go ahead, Hi, good afternoon, Spoke Terry. Spoke, unahin ko lang po yung dun sa nomination niyo po dyan sa ILC. Sir, what can you say about yung calls for the ILC to reject you? There's an open letter and they're stating some reasons why you should be rejected. First, ko na lang sir isa-isahin lahat, pero yung brief messages are, for example, one, Mr. Roque works against the interest of international justice. And then they were quoting you saying, I am confident that the pretrial chamber will reject the request for investigation during one of our briefings po. This happened actually in the PNP's headquarters. Tapos they're also saying that you actively promoted that the government will not cooperate with the ICC. And you received the people's insensitive remarks, circumventing regulations and questionable actions in defense of government policies and pronouncements, among other things. What can you say about this, sir, that they're calling for your rejection? Wala po. Kasi decision naman yan ng mga estado. Kung pakikinggan sila ng estado, edi wala tayong magagawa. Pero Trish, kung ang kanilang dahilan ay dahil sa International Criminal Court, hindi po lahat ng bansa ay miyembro ng International Criminal Court. In fact, karamihan po ng boboto, hindi nga po sila miyembro ng International Criminal Court. Minorya po ng miyembro ng General Assembly ang mga miyembro ng International Criminal Court. Mm-hmm. Sir, what can you say about accusations that, you know, throughout the course of you being spokesperson, you've shown the blatant disrespect for the rule of law and human rights? That's absolutely bereft of legal merit po. Kasi kung meron yun, dapat may kaso na ako. No? In fact, I'm according the people their right to information by relaying correct and accurate information. No? Yan po ang dahilan kung bakit tinanggap po itong trabaho ito. At naniniwala po ako na karamihan po, kung hindi po talaga malaking porsyento ng ating mga mamamayan, ay nakikita naman po, no, na ginagawa natin ang tamang ating trabaho. Mm-hmm. FOI po, or Freedom of Information, ay isang karapatang pantao din. Mm-hmm. Sir, on another topic, yung IATF, you said, is currently meeting about the alert level system in the next quarantine or the implementation of it. No? Pero where are we now, sir? Or where is the IATF now in terms of discussions? Ano po yung mga, kumbaga, consideration na tinitignan nila ngayon? Kumbaga, bakit may contention pa rin po as of this time? Wala naman pong contention. Pinaplansya na lang po finally. No? Dati naman sinabi ko na yung dalawa na hindi pa napagkakasunduan. Ano yung alert level para sa Metro Manila? At pangalawa, bibigyan nga ba ng mga pribilehiyo yung mga nabakunahan na? Mm-hmm. Pero sir, sa kailan po namin malinig kaya yung final decision ng IATF? Because yun nga po, many businesses, establishments are worried na baka mag-ready na naman sila tapos hindi na naman po matuloy. So parang in terms of foresight lang sir, kailan po kaya mabibigay yung decision ng IATF? Well, sasabihin ko po sa IATF, kailangan natin ang final decision dahil inaasahan ng taong bayad niya. Alright, thank you very much, Spokes Harry. Maraming salamat, Trish. Okay. Secretary Roque, ang tanong po mula kay Red Mendoza ng Manila Times, sinabi daw po ni Dr. Limpin na dapat i-file kayo ng Pangulo while sinasabi ng Militanting Coalition for People's Right to Health na sumusobra na raw kayo. Kaya gusto raw po nila na hindi lang ikaw at si Secretary Duque ang mag-resign, kundi pati ang Pangulo, at palitan na siya ni VP Leni Robredo bilang constitutional successor. Ano po ang inyong masasabi dito? Ay, yung pagpalit ni VP Leni, yan talaga yung gusto ng opposition sa mula. Day one, gusto na nilang palitan si Presidente. Doon naman sa mga sinasabi ni Dr. Limpin, well, nakipresidente ko yan. No? Unfortunately, only the President can fire me and only the President can fire Secretary Duque. Opo. Tanong naman po mula kay Jerome Aning ng Inquirer, Senator Gordon released on his social media page this Saturday an infographic showing the DTI price for a PPE set at 945 pesos and compare this with the PPE set brought by
Pharmaly Pharmaceuticals at 1,910 pesos. However, the senator only mentioned 6 components of the PPE set compared to the 9 pieces that you and DOH under Secretary Grande demonstrated last week using mannequins. In the Gordon list, goggles are mentioned pero wala pa yung surgical mask, surgical gown, apron, and face shields, which you showed on the mannequins. The senator's claim of overpricing can be easily proved or disproved by the components of the PPE set. What is the correct number of components, 6 or 9? Well, obvious po, no? Res ipsa locitur, the thing speaks for itself. Mas bababa yung sinasabi ni Senator Gordon kasi hindi nga po 9-piece set yan. Gaya ng sinabi ko po, no, nung ako'y nagpa-practice pa, isa sa pinakamalaking supplier, no, ay nag-bid din po para rito. At hindi nila nakuha kasi hindi nila talaga kaya yung presyo. Yung 1,950 po, meron pang less taxes yan. No? So lumalabas po yan, 1,716. At kasama pa po doon yung cost of yung transportation, yung insurance at saka yung freight. At ang pinakamatindi po, self-finance po yan dahil hindi po yan babayaran hanggang hindi dumating at maging accepted ng ating gobyerno. So matindi po talaga yung mga terms of reference ng ating PSDBM, dahilan kung bakit pati yung sarili kong dating kliyente na napakagaling talaga mag-angkat, sumuko po dahil sa baba ng presyo. From Ivan Mayrina ng GMA News, komento daw po ni Vice President Lenny sa lumalabas sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. I quote, ang akala natin nung umpisa, inefficiency lang, mahina yung pag-asikaso. Pero ngayon, lumalabas na grabe yung korupsyon at a time na nagkakamatayan na yung mga tao, end quote. Ano daw po ang palace reaction? Well, iba-iba po mga pananaw ng abogado yan. Pero para sa akin po na tingin ko naman po, itong 5 taon na tayo nagpa-practice, almost, hindi naman, 30 years na tayo, no? Hindi pala 35, 30 years na tayo nagpa-practice ng batas, wala pa po ako nakikita ang ebidensya ng korupsyon. Kasi nga po, miski yung 900 pesos na sinasabi ni Senator Gordon, 6 lang po yun, hindi siyam, no? Na piraso. At makikita nyo naman po yung hindi kasama dun sa presyo ni Secretary Gordon, ni Senator Gordon, ay mga malalaking bagay, yung apron at saka yung gown. Hindi lang po yun masks. So makikita naman po natin, the thing speaks for itself. Wala na po talaga makapagbigay ng presyo na 1,716 na garantiyadong madideliver on a certain date at kasama po ang cost, insurance at freight at walang bayad kung hindi pa ma-deliver at ma-accept. From Kylie Atienza ng Business World, Philippine General Hospital spokesman Dr. Jonas Del Rosario said earlier this morning that the PGH daw po is currently stretched out or is facing a staffing crisis, noting that some volunteer doctors at the main COVID-19 referral hospital are now quitting while its health workers are getting sick. Ano po ang mga hakbang ang gagawin ng gobyerno to augment PGH workforce and boost its capacity? Well, patuloy po ang recruitment ng ating DOH para sa mga medical professionals na either volunteer or magsusweldo po, no? Ang mabuting balita po ay madami naman po tayo mga bagong graduates, mga bagong pasang mga nurses, no? Pagdating naman po sa mga doktor, yun nga po, no? Ginagawa natin ang lahat para magsipagtapos yung ating mga doktor at makapagkaroon ng examination para hindi po tayo maubusan ng mga doktor. Opo. Secretary, ito namang susunod na tanong ni Lenes Capanti at saka ni Ace Romero, nasagot nyo na rin sa tanong ni Trish Terada. Pero basahin ko na lang po, baka may dagdag pa kayo. Flag led by Attorney Shell Diocno opposed a spokesman nomination in International Law Commission for contempt of law and lack of integrity and character, particularly on undermining ICC. Ano daw po ang response nyo? Si Ace Romero naman po, sabi niya, Secretary, the Free Legal Assistance Group strongly objects to your nomination to the International Law Commission, saying you do not possess the qualification for a seat at the commission and you demonstrated contempt for the rule of law. What do you say to this? Obviously, gross ignorance of what the ILC is all about. Hiwalay po ang ILC sa ICC. Wala pong kinalaman ng ILC sa ICC.
At I will repeat, hindi po mayorya ng bansa sa daigdig ay miyembro ng ICC. Question from... China, ang Russia, hindi po yan mga miyembro ng ICC. Question from Ivan Mayrina. Leaders of Hugpong para kay Sara today appealed to President Rodrigo Duterte not to run for vice president in the 2022 election and instead give way to Davao City Mayor Sara Duterte Carpio stand that only one Duterte can run for a national post in next year polls. Alam niyo naman ang posisyon ko, no? Pagdating po sa usaping mag-ama, hayaan na po natin silang mag-desisyon. From a... Tapos ang lahat, no? Ang malinaw, kapareho ng presidente po at si mayor ay nagkakaisa sa paninindigan na isa lang sa kanila ang pwedeng tumakbo. Habang hindi pa po dumarating ang October 8, hindi pa po natin alam kung sino sa dalawang Duterte ang maghahain ng kanilang certificate of candidacy. From Joseph Morong ng GMA News, can you elaborate on what the president said that he will stop government transactions with Red Cross? What transactions are this? And is the president serious? I don't see any reason bakit hindi po siya seryoso, no? Dahil malaki naman pong pondong nabibigay ng national government sa Red Cross, no? Galing po sa PAGCOR, galing sa PCSO. Kinakailangan po kasi sumunod sa sinasabi ng saligang batas at ng batas na basta pondo ng gobyerno po pwede pong i-audit ng Commission on Audit. No? Ang tanong ko lang naman po, kung walang tinatago, bakit ayaw magpa-audit? Question from Heidi Sampang ng DZAS FEBC. May panukala po ang health experts na as we implement granular lockdowns with alert levels, dapat i-rechannel ang government funds to for face shields and face masks, sa free mass testing, ayuda and contact tracing. Ito daw po ang dapat gawin sa harap ng inaasahang increase na sa mobility dahil sa implementation ng localized lockdowns. Well, ang pagkakaintindi ko po talaga, talaga namang binibigyan natin ng prioridad ang PDITR at kasama po dyan ang testing at saka ang contact tracing. Opo. Second question po niya, may limang doktor na bakunado ng Sinovac ang hospitalized ngayon due to severe COVID. Hudyat na ba ito para bigyan ng medical workers ng booster shot, lalo na yung mga tumanggap ng Sinovac vaccines? Well, muntin academic na po yan kasi nabalitaan ko naman na nag-desisyon na po ang NITAG, yung ating mga eksperto sa bakuna na magbibigay po ng booster shot sa mga health workers. Okay, thank you Secretary Roque. Yun lang po muna yung mga nakuha nating questions. Well, maraming salamat Yusek Rocky at maraming salamat sa lahat ng ating mga kasama sa Malacañang Press Corps. Sa ngalan po na inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po yung Spokesari Roque nagsasabing, Pilipinas, meron din pong katipusan itong paghihirap dahil sa COVID. Konting antay na lang po dahil nakita nyo naman, 60% na po ang bakunado sa Metro Manila. Malapit na po ang ating population protection. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo agad magpapabakuna, mabilis babalik ang masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya, balik buhay, balik trabaho, balik buhay. Magbalik buhay, magpabakuna. Matapos ang Sinovac, heto naman ang bakunang AstraZeneca. Sa tulong ng dalawang dalubhasa mula sa Vaccine Expert Panel, kilatisin nating mabuti ang Oxford AstraZeneca.